100 Mbps lang during speed test. Ituturo ko sa inyo ano ba talagang tamang alaga ng modem or any fiber connection. Meron din kasi ang tinatawag na ganito. Ito is modem. Tatawag nating ONU, Optical Network Unit. So sa Optical Network Unit, meron siyang ito, dalawang antena. So dito yung Wi-Fi signal manggagaling. Tapos sa likod, meron yang USB port, power, and power switch. Tapos LAN port. Tapos kung meron kayong voice services, dito yung voice services. LAN port. So lahat dyan, pag naka-globe kayo, activated yung apat. Ibig sabihin, may internet lahat ng port na yan. Minsan kasi nakikita ko sa mga installer, dinidikit sa pader. Eto, alam nyo yung antenna? Yung antenna talaga is vertically. Dapat naka-vertical siya. Kanyan. So kung yung modem nyo nasa desk, ganun yung position ng modem. Kung yung modem nyo naman dinikit sa pader, ganito yung position ng modem. Ng antenna. Okay? Simple lang guys, pero napakalaking epekto nyan. Tapos etong modem, huwag nyong ilapit sa maiinit na lugar. Kasi ito, habang umiinit, nagde-degrade yung performance nito. Mas bumabagal. Napuputol-putol yung Wi-Fi. Ito kasi, yung Wi-Fi nito is naka-auto mode palagi. Ito pala is dual band. Ibig sabihin, may 2.4 tsaka 5 GHz. So, i-discuss natin yan sa video na to. So, yung modem nyo, Elmer Shucks, huwag nyong kalimutan. Kung gusto nyo yung mga technical tsaka mga techie videos, syempre, the only way to subscribe dito. So, yung modem nyo, maraming function yan. Meron siyang 2.4G tsaka meron siyang 5G. Hertz yan ah. Hindi frequency. When pag-usapan natin, frequency. Ano ba talaga yung speed pag nakakonect ka lang sa 2.4? Kasi ito yung kalimitang tinatanong. Hindi umaabot. Nag-subscribe ako ng 200 Mbps na 1799. Tapos, 100 Mbps lang during speed test. Siyempre, nakakonect ka sa 2.4. Diyan yung limitation niya. 100 Mbps lang yan. While itong 5 GHz, depende yan, anong technology. So, pag lalagpas na ng 100 Mbps, ito na yung nakakonect kayo dapat. Okay? So, simple lang lan. Lalo na pag Wi-Fi 6. Doon kayo mag-connect sa... Hindi mo kasi makikita yung Wi-Fi 6. Walang ganito yung Wi-Fi 6 eh. Pali, automatic na siya. So, yung modem. Okay? So, sa first part sa video, diniscuss natin yung antenna orientation. Ito naman is, saan ka ba kukonect? Ang difference dito is yung speed. Diba? Speed. Pero, meron rin. Kasi, mabagal nga to 100 Mbps. Pero ito, long range. Long range. Kasi, lower frequency, long range. Ito, short range. Hindi yung 5 GHz minsan tatagos na ng pader. Especially kung pader nyo is concrete, hindi na siya tatagos guys. Kaya, ganun. Short tsaka long range. Magagamit nyo yung 5 GHz kung malapit kayo sa modem. Pero pag malayo kayo, use the 2.4 in sacrifice sa speed. Pero pag naka-video call kayo, gusto nyong HD streaming, make sure to use the 5 GHz frequency para
mas okay. So yun. Yun yung tip number 2. Pwede mo kasing ito, minsan separate SSID yan. SSID. Yan yung Wi-Fi name. So sa dulo may 2.4, may 5 GHz rin. It's by default. Kaya yun. Tip number 2 is to know saan ka kukonect talaga. Kung 2.4 or 5 GHz ka ba talaga yung application mo. Ito, additional security is yung user and password. Make sure na palitan nyo yung sa modem. Kasi pag naka-default yan, tapos merong techie na kukonect, pupunta lang yan sa 192.168.254.254 using a super admin, then I can modify your router or modem. Pwede ako mag-deploy ng isang SSID na hindi nyo alam kung anong pangalan, ano ang password, tapos pwede na akong mag-access doon. So, internet sharing yung tinatawag doon. So, simple steps, but make sure to change your username and password, especially sa modem na bagong install. Kung gusto nyong step by step, huwag nyong kalimutan mag-explore sa channel na to. Marami akong step by step instruction paano mag-change ng Wi-Fi password sa modem. And make sure, iba yung Wi-Fi password ha, compare sa modem password. Okay? Pero bago nyo ma-configure ito, alam nyo yung password ng modem. Okay? So ganun. Simple lang, and yet very effective. Sana sa video na to, meron kayong natutunan about the Wi-Fi sa bahay. Kasi minsan lang tayo. And kung nagustuhan nyo yung channel, huwag kayong mag-alala. I-share nyo sa mga kasamahan nyo paano natin i-explain. Because, yun nga, I believe na yung internet is the connection of all. And knowledge sharing is important when it comes to internet. So yun, pa-share na lang and see you around, guys. Yeah! Excited. So, Wi-Fi sa bahay, and this is the modem.